Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 2, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makakapagbigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan at iba pa, gaya ng pagmamalasakit sa kapwa na sinasaktan, kinukutya o binubuli. Pagmasda ng mga larawang ito. Tungkol saan ang mga ito? Tama! Ito ay tungkol sa kaguluhan na nangyayari sa ating komunidad. Ito ay maaaring karahasan tulad ng pagnanakaw, pananakit ng kapwa, pambubulas o bullying, at iba pa. Nakasaksi o nakakita ka na ba ng pangyayaring ganito? Ano ang ginawa mo? Nagbigay tulong ka ba? Ipinagbigay alam mo ba ito sa kinauukulan? Upang lalo ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dadako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Pagmasdan at pag-aralan muli ang mga larawan sa ibaba. Sagutan ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Pagmasdan ang larawan A. Una, sa larawan A, ano sa palagay mo ang nangyari? Bakit humihingi ng tulong ang batang babae? Ipaliwanag. Makikita sa larawan A ang pananakit ng grupo ng mga kabataan sa isang batang lalaki kaya humingi agad ng tulong sa kinauukulan ang batang babae. Para naman sa pangalawang katanungan, kung ikaw ba ang nakasaksi ng ganitong pangyayari, tulad ng nasa larawan A, ano ang gagawin mo? Ipaliwanag. Kung ako po ang nakasaksi ng ganitong pangyayari, ay gagawin ko rin po ang tulad ng ginawa ng batang babae. Agad po akong magsusumbong sa kinauukulan o kahit na sa kaninong nakatatanda na maaring mahingian ko ng tulong upang hindi tuluyang masaktan ng malala ang batang lalaki. Pagmasdan naman ang larawan B. Para sa pangatlong katanungan, sa larawan B, kung masaksihan mo sa iyong paaralan ang pananakit o pambubulas ng isang bata, ano ang gagawin mo? Pangatwiranan. Kung masaksihan ko ang pananakit o pambubulas ng isang bata, agad ko po siyang pipigilan sa pambubulas niya at pagsasabihan, ngunit kung ayaw niyang tumigil sa panunukso, ay isusumbong ko na agad siya sa mga guro sa aming paaralan. Pang-apat na katanungan, tama ba na manakit o mambulas ng isang batang katulad mo? Ipaliwanag. Hindi po tamang mambulas o manakit sa aking kapwa dahil maaaring maging dahilan ito ng pagiging matamlay at kawalan ng gana sa pag-aaral ng batang binubuli. At para naman sa panglimang katanungan, mayroon ka na bang karanasan na ikaw ay nagbigay alam sa kinauukulan hinggil sa insidente na iyong nasaksihan? Ipaliwanag. Opo! Naranasan ko na pong makasaksi ng insidente ng pambubulas sa aming paaralan. Agad akong nagsumbong sa aking guro upang matigil na ang pambubulas ng grupong nananakit sa aking kaklase. Isa sa pinakamagandang kaugalian nating mga Pilipino ay ang pagiging matulungin sa kapwa. Ang isang Pilipino ay hindi nagdadalawang isip na tumulong kapag may nangangailangan.
Tinatawag rin itong pagmamalasakit sa kapwa. Paano mo ba ito maipapakita bilang kabataang Pilipino? Maipapakita mo ito sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga nabubulas, pagpigil o pagsaway sa mga nambubulas, at pagbibigay natin ng impormasyon sa kinauukulan sa mga hindi magandang pangyayari sa ating kapaligiran na nasaksihan ng mamamayan. Paano nga ba magbigay alam sa kinauukulan? Napakahalaga na ikaw bilang bata ay marunong magbigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan o insidente at marunong kang magmalasakit sa kapwa na sinasaktan, kinukutsa o binubulas o bullying. Ipagbigay alam mo sa mga sumusunod na kinauukulan. Una, sa iyong pamayanan o komunidad ay ang tagapagtupad ng batas tulad ng pulis at mga opisyal at tanod ng barangay. Pangalawa, sa loob ng paaralan ay ang iyong advisor at mga guro, guidance counselor at principal. At pangatlo, sa inyong tahanan at kapitbahay ay ang iyong mga magulang o tagapangalaga naman at mga nakatatanda na maaring magtanggol o tinatawag nating elders in the community. Sa sitwasyon na ikaw ay may magagawa upang makatulong, gawin mo ito tulad na lamang ng pagsaway sa iyong kamag-aral o kaibigan kapag nakita mong binubulas o sinasaktan niya ang iyong isa pang kamag-aral o kaibigan. Sa mga pagkakataon naman na masaksihan mo ang isang insidente at maaari maglagay ito sa iyo sa mapanganib na sitwasyon tulad ng makasaksi ka ng isang pagnanakaw o pananakit o pambubugbog, ipagbigay alam agad ito sa kinauukulan o nakakatanda. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ang gawain. Lagyan ng check kung dapat itong iparating sa kinauukulan at X kung hindi. Para sa unang bilang, pinapagalitan si Charlie ng kanyang magulang dahil sa bagsak na grado. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan, check o X? Tama! Ito ay X. Hindi na dapat ito ipagbigay alam sa kinauukulan. Pangalawa, binubulas si Ian ng kanyang kaklase dahil sa kakaiba niyang itsura. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan, check o X? Tama, ito ay check. Ipagbigay alam ito sa kinauukulan. Pangatlo, pinasok ng magnanakaw ang bahay ni Jocelyn. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan, check o X? Tama, ito ay check. Dapat itong ipagbigay alam sa kinauukulan. Pang-apat, kinukuha ni Simon ang baon ng kanyang kaklase ng sapilitan. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan, check o X? Tama, ito ay check. Ipagbigay alam sa kinauukulan. Panglima, nakita ni Johan ang kanyang kaklase na naninigarilyo sa loob ng palikuran. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan, check o X? Tama! Ito ay check! Ipagbigay alam sa kinauukulan. Pang-anim, minamaltrato ang nanay ni Rex ng kanyang tatay. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan, check o X? Tama! Ito ay check! Ipagbigay alam sa kinauukulan. Pang-pito, pinagsasabihan ni Roslyn ang kaklase dahil nangungutya ito ng kamag-aral. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan, check o X? Tama, ito ay X. Hindi na dapat ipagbigay alam sa kinauukulan. Pang-8, kinukupitan ni Dave ng pera ang kanyang kaklase.
Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan? Check o X? Tama, ito ay check. Ipagbigay alam sa kinauukulan. Pangsyam, inagawan ng bag si Gaylin ng isang mandurukot. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan? Check o X? Tama, ito ay check. Ipagbigay alam sa kinauukulan. At pang-sampu, pinabayaan si Ren ng kanyang mga magulang na magpalaboy-laboy sa kalsada at hindi pinag-aaral. Ito ba ay dapat ipagbigay alam sa kinauukulan? Check o X? Tama, ito ay check. Ipagbigay alam sa kinauukulan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang tatlo. Manood ng balita sa telebisyon o sa social media o makinig sa radyo ng mga insidente tulad ng kaguluhan, pananakit, pangungutya o pambubulas at itala ito sa iyong sagutang papel gamit ang talaan sa ibaba. Sa hanay A ay itala ang pangyayari o insidente. At sa hanay B naman ay itala kung kanino dapat ito ipagbigay alam. Lunes. Nagkaroon ng insidente ng mga pagnanakaw sa isang subdivision kung saan ito ay ginagawa sa madaling araw at kinukuha ang mga alahas at pera ng mga nananakawan. Ito ay dapat ipagbigay alam sa pulis. Martes. Ang insidente ay binubulas ng isang mag-aaral ang kapwa niya mag-aaral na naging dahilan ng pagiging matamlay nito sa paaralan. Ito ay dapat ipagbigay alam sa guro. Miyerkules. Ang insidente ay nagsuntukan ng dalawang mag-aaral sa loob ng paaralan na naging sanhi ng kanilang mga bugbog sa katawan. Ito ay dapat ipagbigay alam sa guidance counselor. Webes. Ang insidente ay may taong humahabol sa isang bata sa isang komunidad at nais itong isakay sa kanilang sasakyan. Ito ay dapat ipagbigay alam sa magulang o nakatatanda sa komunidad. Biyernes. Ang insidente ay nagkaroon ng pang-hold up sa isang establishmento na kung saan tinangay ang lahat ng kita ng kahera. Ito ay dapat ipagbigay alam sa pulis. Sabado. Ang insidente ay nagkaroon ng pag-aaway ang mga grupo ng mga gangster sa isang komunidad at nadamay ang ilang residente sa kanilang ginawang batuhan. Ito ay dapat ipagbigay alam sa Barangay Tanod. At Linggo, ang insidente ay nahagip ng humaharurot na sasakyan ng isang bata at ito ay tinakasan lamang. Ito ay dapat ipagbigay alam sa pulis. Para naman sa pagsasanay bilang apat, basahin at unawain ang mga pahayag. Ilagay sa iyong sagutang papel ang letra ng iyong kasagutan. Unang bilang, pagsapit ng reses, nakita mong sinasaktan at pinagbabantaan ang iyong kaibigan ng iyong kaklase upang makuha ang kanyang baon. Ano ang dapat mong gawin? A. Tutulungan ang kaibigan upang awayin ang nananakit at nananakot sa kanya. B. Hayaan na lamang sila dahil maaari kang madamay sa gulo nila. C. Ipagbibigay alam ito sa guro upang mapagsabihan ang kaklasing nambubulas. D. Bibigyan ng baon ang nambubulas upang ito'y tumigil na sa pananakit at pananakot. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ipagbibigay alam ito sa guro upang mapagsabihan ang kaklasing nambubulas. Pangalawa, ang mga sumusunod ay halimbawa ng isang kinauukulan maliban sa A. Guro, B. Pulis, C. Bumbero, D. Barangay Tanod. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, bumbero. Pangatlo, sa pagmamalasakit sa iyong kapwang sinasaktan,
kinukutsa o binubulas, ano dapat ang una mong kailangan isaalang-alang? A. Ang nagkasala sapagkat dapat maparusahan siya sa maling ginawa. B. Ang kapakanan ng biktima dahil siya ang higit na nangangailangan sa sitwasyon. C. Ang sariling kaligtasan sapagkat maaring ikaw ay malagay sa alanganing sitwasyon. D. Ang kapakanan ng iyong magulang sapagkat sila ang maapektuhan kapag may nangyari sa iyong hindi ka nais-nais. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ang sariling kaligtasan sapagkat maaring ikaw ay malagay sa alanganing sitwasyon. Pang-apat, nasaksihan mo ang pag-snatch ng bag ng isang magnanakaw sa kalye. Ano ang dapat mong gawin sa sitwasyong ito? A. Ipagbigay alam ito sa pulis upang mahuli ang snatcher. B. Hahabulin ang snatcher at hulihin upang mabawi ang bag. C. Hayaan na lamang ito upang hindi na madamay sa insidente. D. Ipapaabot na lamang ang pakikiramay sa nanakawan sa insidente. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ipagbigay alam ito sa pulis upang mahuli ang snatcher. At panglima, nakita mong umiiyak ang iyong bagong kamag-aral. Binubulas ito ng iyong kaklase dahil sa kakaiba nitong itsura. Ano ang una mong dapat gawin sa sitwasyon? A. Hayaan na lamang sila upang hindi madamay. B. Magsumbong sa magulang ng biktima upang pumunta ito sa paaralan. C. Isumbong ito sa guro o guidance counselor at hayaan silang humarap dito. D. Kausapin ang mga kaklase at pagsabihan na hindi magandang katangian ang pambubulas ng kamag-aral. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Kausapin ang mga kaklase at pagsabihan na hindi magandang katangian ang pambubulas ng kamag-aral. At para naman sa pagsasanay bilang lima, sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Sagutan na natin mga bata. Isa sa pinakamahalagang kaugalian nating mga Pilipino ay ang pagiging matulungin sa kapwa. Ang isang Pilipino ay hindi nagdadalawang isip na tumulong kapag may nangangailangan. Napakahalaga na ikaw bilang bata ay marunong magbigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan o insidente at marunong kang magmalasakit sa kapwa na sinasaktan, kinukutsa o binubulas o bullying. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!